Hello, kumusta at magandang araw sa ating lahat mga boss at welcome po muli dito sa aking YouTube channel Rick Lawrence TV at welcome din sa isa namang bagong video na aking ibahagi sa inyo ngayon. Sa video na ito mga boss ay ibahagi ko sa inyo yung easy compressor wiring diagram ng Chevrolet Trailblazer na 2005 model. Pero bago ang lahat mga boss, kung kayo ay bago lang dito sa aking YouTube channel at di pa nakapag-subscribe, please pakasubscribe na at pakipindot na rin yung notification bell button para lagi kayong updated sa sunod kong mga bagong upload ng mga video. So ayan po mga boss, tara, kung kayo interesado dito sa video na to, sabay-sabay nating panoorin to. So pasok mga kaibigan. So ayan po mga boss, nung nakaraang video ay sinir ko sa inyo yung easy compressor wiring diagram ng Hyundai Accent na 2022 model. Ngayon naman po ang isi-share ko sa inyo itong easy compressor wiring diagram ng Chevrolet Trailblazer na 2005 model. So ayan po mga boss, asa napanoorin nyo ng buong video na to hanggang dulo at dito sa video na to, kahit papano magkaroon tayo ng kaunting idea at kung papano nakakabit yung wiring connection sa bawat isang component na kasama sa buong schematic wiring diagram. So ayan po mga boss, ating makikita ito yung buong schematic wiring diagram. At ang una kong explain sa inyo ay yung mga component na kasama sa buong circuit. So na itong ating nakikita dito sa baba. So itong nasa baba mga boss ay ito yung ECM-PCM control module. At nandito yung easy compressor clutch assembly. At sa loob nitong easy compressor clutch assembly ay nandito yung easy compressor clutch diode. So ito yung diode. Then nandito yung easy compressor clutch. At meron siyang easy compressor temperature switch. Then ito naman ay ito yung refrigerant pressure sensor. Tapos itong sa taas ay ito yung fuse block underhood. At sa loob nitong fuse block underhood ay nandito yung kanyang dalawang fuse. Ito yung isa at ito yung pangalawa. Then nandito rin yung easy compressor relay. Tapos ito naman ay ito yung HVAC control module. Tapos meron siyang easy low pressure switch. So ito yung easy low pressure switch. So ayan po mga boss, ito yung mga component na kasama sa buong schematic wiring diagram. Ngayon po, yung wiring connection ay explain ko sa inyo isa-isa. So una ay dito tayo sa easy compressor relay. So ito yung fuse block underhood at nandito yung easy compressor relay. Itong easy compressor relay, yung power supply niyan ay manggagaling niyan dito sa dalawang fuse. So itong fuse na to ay ito yung hot at all time na fuse. So yung output nito ay makakabit dyan dito sa terminal 13 itong easy compressor relay. Then itong pangalawang fuse naman ay ito yung ignition fuse. Tapos yung output nyan ay makakabit sa terminal 85 nitong easy compressor relay. Tapos itong kabilang terminal na to ay ito yung terminal 86. At yung wiring connection nyan ay manggagaling yan dito sa ECM-PCM control module. At itong circuit na to ay ito yung easy compressor clutch relay control. So yan po. Then ito naman, ito yung terminal 87. Ito yung output at yung wiring connection naman yan ay makakabit yan dito sa IC compressor clutch. At dito sa IC compressor clutch ay mayroon siyang tatlong pin terminal. So mayroon tayong makikita ng letter A, letter B at letter C. So dito sa letter B ay dito makakabit yung output na manggagaling dito sa IC compressor relay. At ito yung magiging power supply nitong IC compressor clutch. Then itong letter A ay ito yung ground circuit. Tapos ito namang letter C ay ito yung wiring connection niyan na manggagaling dito sa HVAC control module. At itong circuit na to ay ito yung easy compressor status signal. So ayan po. Then dito naman sa easy low pressure switch ay meron tayong makikita ang dalawang pin terminal. So meron siyang letter A at letter B. Itong letter B ay ito yung ground circuit. So ayan natin makikita naka body ground. Then itong letter A, yung wiring connection naman yan ay manggagaling yan dito sa HVAC control module. At itong circuit na to ay ito yung easy low pressure sensor signal. So ayan po. Then dito naman sa easy refrigerant pressure sensor, mayroon siyang tatlong pin terminal. So mayroon siyang pin number 1, number 2, at pin number 3. Itong tatlong pin terminal ng easy refrigerant pressure sensor, ang wiring connection naman yan ay manggagaling yan dito sa ECM-PCM control module. So itong pin number 1 ng AC refrigerant pressure sensor, itong circuit na to ay ito yung low reference circuit. So ayan po ating mapikita. Then itong pin number 2, itong circuit na to ay ito yung 5 volt reference circuit. So ayan po. Tapos itong pin number 3, itong circuit na to ay ito yung AC refrigerant pressure sensor signal.
circuit. So yan po. Ngayon, dagdag ko na lang din itong ating nakikita ang schematic wiring diagram, mga boss. Dahil mayroon siyang control module, kaya mayroon din siyang communication line. So mayroon siyang class 2 serial data line. So yan po. At makakabit yan galing dito sa ECM-PCM control module at pati rin dito sa HVAC control module. So yan po, ito yung class 2 serial data at makakabit yung pareha sa DLC. So yan po, ito yung buong schematic wiring diagram ng AC compressor ng Chevrolet Trailblazer na 2005 model. At ngayon po, dagdag tips ko lang sa inyo, itong Trailblazer, mga boss, ay mayroon siyang problema ng AC system. Mayroon siyang problema na mag-yelo yung suction tube. Pagka na-encounter nyo yung ganong problema, mag-yelo yung suction tube, mga boss, ang gagawin nyo lang, una ay check nyo yung air filter at yung throttle body. Pagka nakita nyo na marumi yung air filter at yung throttle body, linisin nyo, at yung air filter, kung kaya pang linisin nyo rin. Pero kung kailangan palitan, papalitan nyo na. Kasi ang mangyari, pagka marumi yung throttle body at air filter nitong Chevrolet Trailblazer, ang AC compressor niya ay mag-on-off. So pagka nag-on-off ang AC compressor, ay hindi maganda yung magiging lamig ng aircon sa loob ng cabin. So ito yung dagdag tips ko sa inyo, na once na ma-encounter nyo yung ganong problema, ay linisin nyo lang yung throttle body at yung air filter. So ayan po, mga boss, ito yung dagdag tips ko at ito yung kabuuan ng buong schematic wiring diagram ng Chevrolet Trailblazer. So ayan po, mga boss, sana po itong video na to ay makatulong sa inyo, at hanggang dito na lang, at maraming salamat ulit sa inyong panonood. At kung sakali mang yung nagustuhan itong video na to, isang thumbs up ulit ang ating kailangan galing sa inyo. So bye bye at see you sa sunod pang mga video tutorial.